Very thankful po tayo at nagkaroon po ng OWA mobile application para mas mapadali po, mapabilis po ang pagpapa-renew ng membership ng OWA ng mga kababayan natin nasa abroad. Ang problema nga lang po, sir, meron po tayong problema doon po despite of the effort po na nilalabas ng maraming mga nag-iibigay ng information, marami pa rin po ang hindi makapag-renew ng anilang mga membership ng OWA dahil hindi po sila sa OWA mobile application. Kaya yan po ang gagawin po natin ngayon, sir, para sa tulong po ninyo. Kayo po ay very expert. Expert na, very pa. Dalawa na yun. So, expert po sa, sobrang eksperto sa paggamit po ng baka pwede po nating mapaliwanagan sa ating mga kababayan. Sige po, sir. So, lahat po, para po magkaroon tayo ng OWA mobile app, so available po siya sa Google Play po. Mm-hmm. Pag tayo gumagamit ng mga Android phone, mm-hmm, at doon naman po sa mga iOS o Apple, mm-hmm, meron po tayong Apple Store. Mm-hmm. So available po siya sa parehong platform. Okay. So ngayon po, kung mag-download po tayo ng OWA mobile app, if pupunta lang po tayo, ano po, may cellphone po tayong ganito. Okay. Ano po yan? Android po ang gamit ko. Okay. So, tatype ko lang po is OWA. Yan po, OWA. Kahit OWA lang po eh. Mm-hmm. Lalabas na po yung po yan? OWA mobile app. Yan. Pakilapit po yung cellphone po niyo, sir. Para makikabin nyo man yung mala po. Ng yan po. Konti. Okay. Yan. Okay. Sa lahat po ng mga meron pong Android and iPhone, ayan po, pakicheck po nyo ito. OWA mobile application po. Ayan po ha. Ayan po. O buksan niyo po 'yan, nasa Play Store po 'yan ng Android at saka ng iPhone. I-type lang po ninyo yung OWA mobile application. Ayan po, sir, mga ma'am. Ayan po. Tapos i-download niyo po 'yan. I-download niyo po 'yan. Tapos pag na-download, hindi naman po siya artista, parang artista. Ah. So, yan po yung download niyo po yan. Then, pag na-download niyo na po, may nakalagay na open, o open po yan siya. So, okay. So, pag pinundin po natin ang open, mm-hmm, yan. Pag-inundin so, siya, ito po. Yan. Lalabas po dito yung mga button po. Una, yung login. Mm-hmm. Pangalawa, yung hotline. Pangatlo, yung renew membership. Mm-hmm. Pang-apat po yung programs and services. Mm-hmm. So, mangyari po, dun po muna tayo sa login kasi lahat po tayo ay, halimbawa, wala pa tayong account ng OWA mobile app. Mm. So, dun po tayo sa login. Login, ayan. So, dito po, fresh na fresh. So, wala pa po tayong login, ano? Mm-hmm. Halimbawa po, gusto natin magkaroon tayo ng username and password para makalagin sa OWA mobile app. Mm-hmm. So, ano po yung una natin gagawin? Mm-hmm. So, mangyari po, meron po ditong link sa bandang baba. Asan po yan? Ito po yung link. Okay. Ang nakalagay po sa link niya is, don't have an account, uh-huh, sign up here. Uh-huh. So, mangyari po, click niya po yung label po na yun, uh-huh, o yung paragraph na yun, or sentence na yun. Uh-huh. Then, pipilapan po natin yung registration form. Uh-huh. So, dito po sa registration form, as much as possible po, tama po yung inyong ilalagay. Hindi po to dapat acronym sa pangalan. Dapat po, hindi po pwedeng nickname. Dapat po ito yung inyong talagang pangalan po talaga. Okay, dadagdagan ko yung si 1,300 na nanonood ngayon. Ang sabi po ni Mr. Joseph, pag kayo po ay mag-fill ng information sa registration na ito, kailangan po tama lahat ng ibibigay nyo, katulad po ng email address, mm-hmm, complete name, last name po nyo, first name, and middle initial. Yung middle name po nyo, huwag nyo shortcut. Buuin nyo po para sigurado. Okay? Ngayon, kung ang pangalan po nyo may extension, halimbawa, junior, senior, the third, mm-hmm, ilagay nyo rin po, plus yung pong mobile number ninyo na active, mm-hmm, na may WhatsApp at gumagana. Opo. Okay. Then, reminder po sa ating mga manonood, yung email po, mahalaga po siya. Mm-hmm. Bakit po? Kasi doon po sa ating email, doon po ma-send ang inyong username and password. So kung mali po yung ibibigay niyong email o hindi tama yung pagkakalagay niyo po, hindi niyo po matatanggap yung username and password, mm-hmm, na ibibigay po ng
OWA Mobile App. Okay. So, yan. Okay. So, pagkatapos po sa halimbawa, mailagay po yung birth date, importante po, yung mobile number, saka ngayon ilalagay yung register. Opo. Okay. Yan. Tapos ngayon, pa naka-register, sir, ano siya nang mangyayari nung once na nag-register sila? So, once na nag-register po kayo, makakatanggap po kayo ng email na kung saan you have successfully registered. Ito po yung inyong username and password. Uh-oh. Na yun po yung inyong ilalagay sa login. Yun po yung ilalagay niyo po rito sa login. Okay, yung matatanggap nyo na message. Okay. Okay. Yan po. Paano sir, marami po sir hindi nga nila mabuksan yan. Okay. Ano po ba usually naging problema? Nangyayari po, unang po, kung hindi po tama yung pangalan po, mm-hmm, na hindi po nabangga sa aming record dito sa OWA, possible po na lumabas po dyan ay sorry, you do not have an OWA account. Oh, yan. Pakinggan niyo po sinasabi ulit, pakiulit po Mr. Joseph. Kapag hindi po tugma o hindi po parehas sa aming datos o record dito sa OWA, yung pangalan po na inilagay niyo po doon po sa registration, hindi po siya mareregister ng tama at lalabas po yung prompt o message na sorry, you do not have an OWA record or account. Okay. Ayan. Sa ito po ha, ulitin ko po yung sinabi ni Mr. Joseph. Kung mag-fill up po kayo doon ng information sa registration form sa mobile apps, kailangan po kung ano po yung pinilapan ninyo na members ninyo nung paalis kayo sa OWA, ay yun po yung sigurado ninyong ipirma, i-fill up para pagpasok po noon sa OWA, lalabas po yung inyong pangalan. Kasi pag magkaiba po yung inyong pinirmahan, yung pinilapan, doon po sa una yung pinilapan, saka ngayon, hindi po yan magbabangga, kaya lalabas po sa inyo daw sabi na hindi kayo nakarehistro ng OWA.